Mga kaabangers, alam naman nating lahat na mabilis ang mga pagbabago sa daigdig natin sa kasalukuyan. Ngayong dinalagsa tayo ng masasamang balita at dinaranas pa rin natin hanggang ngayon ang pandemya. Isabay na natin ang mga kalamidad katulad ng lindol, bagyo, pag-alboroto ng bulkan. Ilan lamang ito sa mga dinaranas ng isang bansa. Pero tayong mga Pilipino ay hindi na ito bago sa atin. Ngunit hindi rin natin maiwasan ang mag-alala at mabalisa, lalo na kung malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Natural lamang na dumaan tayo sa paghihirap sa mga panahon ng pagsubok. At minsan ay naiisip natin na sana ay wala tayo sa bansang kinalagkahan na ang mga ganitong kalamidad. Pero lingid sa ating kaalaman ay meron palang mga bansang ligtas sa mga kalamidad. Ano ang mga bansang ito? Tara, ating alamin sa balitang ito. Ito ang AJ Bueno Vlogs, maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Ayon sa aming pagsasaliksi, meron pa palang mga bansa na ligtas sa kalamidad. Una narito ang Malta. Ang bansang Malta ay nasa Europe. Ito ay nasa Central Mediterranean ng Sicily at North African Coast. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pangalawa sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo na naitala. Nakaranggo ito ngayon sa 28 na pinakamahusay na bansa sa mga tuntunin ng kalidad ng buhay. Banayad na taglamig, banayad na tag-init at minsan lang umulan dito. Matatag na pampolitika ang pamahalaan ng Malta. Mababang gastos sa pamumuhay at krimen. Ang pangalawa ay Colmar. Ang Colmar ay ang pinakatuyong lungsod sa bansang France at isa sa pinakamagandang bayan sa Alsace. Ang mga lumang kalye at aspaltado, mga bahay na walang kalahati ng kahoy, mga sinaunang gusaling bato, wala pang naitala na malakas na bagyo o kalamidad sa lugar na ito. At ang pangatlo naman ay ang Grenada. Ang Grenada ay isang Caribbean country sa West Indies at matatagpuan ito sa northwest ng Trinidad at Tobago at northeast ng Venezuela. Tropical ang klima dito. Mainit at mahalumigmig o maalinsangan kapag dry season at manakanakang pag-ulan naman kapag wet season. Tatlong bagyo lang ang naitala sa lumipas na 50 taon. Hurricane Janet noong September 23, 1955, Hurricane Ivan September 7, 2004, at Hurricane Emily noong July 14, 2005. Ang ikaapat naman ay ang Barbados. Ang Barbados ay matatagpuan sa Eastern Caribbean Island ng North America. Nakakaranas lang dito ng dalawang season. Ang wet season ay nagsisimula sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre, habang ang dry season ay nagsisimula sa buwan ng Disyembre hanggang Mayo. Sa lumipas na 26 na taon, isang bagyo lang ang naitala, taong 2010 na kung saan ay konti lang ang pinsala. At ang ikalima, ang Tenby. Ang Tenby ay isang bayan sa southwest ng Wales. Kilala bilang maliit na kuta ng mga isda at mga matatamis na kulay ng bahay. Sila ay may maritime na klima. Katamtamang init ng panahon, ngunit hindi masyadong malamig kapag winter. At dahil ito ay nasa coastal southwest position, ito ang pinakamaaraw na lugar sa Wales. Mga kaabangers, anong masasabi nyo sa balitang ito? Marahil ay napapaisip ka, no? Na kung malapit lang ito, ay tiyak na hindi ka magdadalawang isip na tumira dito dahil sa ayaw mo nang maperwisyo pa sa mga hatid na pinsala ng mga kalamidad na dumarating sa ating bansa. Ang sarap sigurong tumira at mamuhay sa mga ganitong klaseng bansa na alam mong ligtas, masagana at merong maaliwalas na panahon. Ang swerte ng mga taong dito na naninirahan. Ika nga, sana all! Siya nga pala, shoutout muna sa ating kaabanger na si Eloisa Liwag from Canada. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Hanggang sa muli! Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe.
Sa mga gusto magpa-shoutout, i-type mo na yan sa baba para sa susunod naming vlog ay ma-mention namin ang pangalan mo. Bago tayo magpatuloy, mahilig ka bang kumain pero hindi mo na kailangang lumabas pa? Ito, panoorin mo! Sa mga cakes, pastries, homemade ice cream, Arabic and Persian cuisine, kontakin mo na ang numero na nakalagay sa inyong mga screens. Pwede rin yung bisitahin ang kanilang Facebook page para makapili ka ng mga gusto mo at sila na mismo ang maghahatid sa inyong tahanan. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga silog at mga lutong bahay, huwag mo nang alalahanin pa dahil sila ang bahala sa inyo. Kaya tawag ka na at sila din ang bahalang mag-deliver sa inyo. Para naman sa mga mahihilig sa mga malakasyonistang damit pero sa murang halaga lamang at tumatanggap din sila ng wholesale and retail. Tawagan mo na ang numero na ka-flash sa inyong screens. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!